Gusto mo bang ikaw lamang ang bukod tangi niyang hanap-hanapin at habol-habulin at laging isipin? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay, simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga tao hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ang ritual or ang spell na ito na aking ituturo sa inyo ngayon, isa ito sa makakatulong sa inyo na ikaw lamang ang bukod tangi niyang hanap-hanapin, habul-habulin at bukod tangi niyang iisipin. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit kayo laging magkaayos, isa sa mga dahilan na hindi kayo magkakahiwalay at laging maging masaya yung inyong pagmamahalan ng inyong partner. Dahil yan naman talaga ang gusto natin is masayang relasyon, nagmamahalan, walang gulo, at hindi naghanap ng iba si partner. Dahil gusto natin ay tayo lamang ang kanilang mamahalin. Sino ba namang ayaw? Dahil lahat naman tayo ay naghahangad ng isang maganda or masayang relasyon, lalong-lalo na kapag mahal na mahal natin ang ating partner. So, kung ikaw ay isa sa mga nagmamahal ng husto sa iyong partner at ayaw mo mawala ito sa inyo at gusto mong lagi ka lang niyang mamahalin or lagi kanyang hanap-hanapin or di kaya'y habulin. So, ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang mas humabol pa siya sa iyo ng husto. So, ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian. Siyempre, babae to babae, and lalaki to lalaki. At higit sa lahat sa ating magpartner na babae at lalaki. And pwede rin ito sa magkasama kayo sa inyong pamamahay or halimbawa magka-live-in partner kayo ngayon at magkasama kayo. So, pwedeng-pwede mo itong gawin, ngunit hindi niya pwedeng malaman na meron kang mga ginagawa para sa inyong relasyon. At pwede rin ito sa magka-LDR kahit na hindi pa kayo nagkikita kailanman or dahil sa social media kayo nagka-relasyon or nagkakilala. So, pwedeng-pwede mo itong gawin. And, ayun, gawin mo ito nang mula sa inyong puso, gawin mo ito na may buong paniniwala at tiwala sa inyong ginawa upang maging maayos ang isang relasyon. Dahil ang mga ritual or ang ritual, hindi masama ang isang ritual. Hindi masama para sa inyong magpartner. Dahil ang ginawa ninyo ay isa ito sa mga dahilan na maging maayos palagi ang inyong relasyon at hindi kayo magkasira or hindi kayo magkakahiwalay. So, sa materialis na ating gagamitin dito is napakadali at napakasimple lamang na makikita nyo lamang sa loob ng inyong pamamahay at hindi nyo na kailangan pang gumastos. So, ang materialis na ating gamitin dito is kailangan natin dito maghanda ng isang maliit na papel lamang. Kailangan din natin dito ng dahon ng laurel, pwedeng fresh, pwedeng dry. And panulat. So, sa panulat, pwede ka namang gumamit ng color pen, pintel pen, or di kaya'y ball pen, lapis. So, kung ano ang meron ka na pwede mo magamit, is yun po ang inyong gamitin upang magawa ninyo ang isang ritual na gusto ninyong gawin and kailangan na may buo at lubos kayong paniniwala sa inyong dapat gawin. So, bago ninyo umpisahan, so, kailangan na mag-isa lamang kayo sa loob ng inyong pamamahay or di kaya sa loob ng inyong kwarto at hindi ito pwedeng ipagpaalam or walang dapat na nakakaalam na may ginawa kayong mga ganitong pamahiin. So, ayun,
kapag ready ka na and gusto mo na itong gawin at alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo talaga itong gawin, then gawin mo ito nang walang pagdududa. So, ang unang-una mong gawin dito is napakadali lamang. So, sa papel na ito ay isulat mo lamang yung pangalan at apelyido ni Target, isang bisis lamang. So, pangalan at apelyido ni Target at dito sa dahon ni Laurel. So, dito sa itaas is pangalan at apelyido ni Target. Tapos, dito sa baba, pangalan mo at apelyido. Kumbaga, dito sa dahon ng Laurel ay sa inyong dalawa na ang pangalan ang nakasulat dapat. Ngayon, kapag nasulat mo na ito, ang gagawin mo lamang is humiling ka lamang dito sa dahon ng Laurel ng taimtim. Sabihin mo dito sa pamamagitan nito, ako lamang ang bukod tangin niyang iisipin, ako lamang ang bukod tangin niyang mamahalin, habul-habulin, hanap-hanapin. So, lahat na, kumbaga lahat na ang inyong sabihin dito, kailangan na mula sa inyong puso ang inyong mga sinasabi at mga positive lamang lahat, at ito ay ikakaayos namang ng inyong relasyon. Kailangan na ang inyong mga kahilingan dito is ito ay ikakabuti lamang at hindi ikakasama sa inyong relasyon. So gawin mo ito ng mula sa inyong puso at taimtim po lahat dapat ang inyong mga hinihiling dito, and kailangan na positive lamang po lahat. So, ngayon kapag tapos ka na or natapos ka ng humiling dito, ang gagawin mo lamang is itong dahon ng Laurel na ito, ilagay mo lamang sa gitna ng papel na kung saan ang papel na ito ay sinulatan mo ito ng kanyang pangalan at apelyido. So, pagkatapos nun, kapag nailagay mo na ito sa gitna ng papel, ang dahon ng Laurel, so, ang gagawin mo, ilagay mo lamang ito doon sa ilalim ng iyong unan at hayaan mo ito doon ng 21 days or 21 nights doon sa iyong ilalim ng inyong unan. Pagkalipas ng 21 days or nights, kunin mo ito at sunugin mo ito. At huwag mo itong kunin hanggat hindi matapos ang 21 nights or di kaya days. So, gawin ito na sa araw ng Tuesday or Friday, dahil yun ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga rituals. Kahit anong oras po, pwedeng-pwede mo itong gawin. Laging tatandaan na ang ating mga ginagawang rituals, huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At huwag natin din itong laging isipin na may ginawa tayo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone. God bless us all.